Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Charred Vlog! Today's video guys, kasi di ba nagawa na natin yung hair extension na braid, tapos hair extension din ng micro ring? So ngayon guys, ang gagawin natin, yung hair extension na gamit yung goa or ano tawag nila doon? Keratin, basa. Ito, pakita ko sa inyo. Ganito ang gagamitin natin guys. Ganito, yan, goma siya, oh. Ito yung gagamitin natin pang hair, ang pang kabit natin sa hair extension. So, ito guys, ay pwede akong mag-ano ulit. Pwede ko siyang magbenta ulit, pero hindi muna ngayon. Siyempre, magagawa lang natin yan kung meron din tayo. Ang gagamitin natin ulit is ito. Itong maiksing buhok na ulo na to na maiksing buhok. So, ito yung gagamitin na tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng hair extension. At syempre, kailangan natin ng clip para pang sectioning. Then, yung brush, medyo ito, yung brush. At kailangan natin ng buhok. Ang hair, pang i-extension natin sa kanya. Oo nga pala guys, kasi dito sa ganitong pag itong ginamit natin, okay lang na makapalang mailagay natin kasi nga, itatali lang naman siya. Hindi na natin kailangan yung mga naka-strands. Kasi di ba, usually ginagamit yung mga naka-strands. Ngayon, hindi. So, gagamitin natin tong hindi na siya naka-strands. Ito, itong ano na to. Kaya, let's go. Umpisa na natin. Kita naman natin na maiksi yung buhok niya. Ang una natin gagawin is selectioning natin siya na kung saan natin siya kakabitan ng extension. Total kakabitan lang naman natin siya, so itataas na lang natin para at least makita nyo kung paano. Yan, then clip. Ayan siya. Ayan. Ganito ang gagawin natin, guys. So, kukuha tayo ng buhok. Dito kasi ang kagandahan nito, pag ito yung gagamitin natin, hindi na kahit makapal yung pagkakalagay natin ng buhok. Hindi kagaya yung sa naka-strand or micro ring, kailangan manipis lang kasi para magkasya sa micro ring. So, ito hindi na. Yan. Tapos, yan yung buhok. Ito yung ganito kakapal yung ilalagay natin. Diba? Makapal agad pagka nilagay mo na. Kahit ilang strands pa lang. Kahit isang strand pa lang. Kukuha tayo neto ng mga sukatin lang natin itong tawag dito, yung ipitan ng siko hanggang dito. Siguro itong mga yan, mga ganyan. Yan. Kita mo guys, yan. Tapos, syempre, wait lang pala, kuha ko ng gunting. Ayan, ito na yung gunting natin. Ayan, ito yung gunting natin. Gupet. Ayan. Tapos, yung buhok natin, okay lang na may lagpas-lagpas muna siya dito kasi ikakabit naman natin siya. Muna natin gagawin is, kuha tayo nung pagkakabitan. Yan siya guys. Sa ibabaw. O pwede rin siya sa ilalim. Pero mas maganda sa ibabaw. Okay lang na ilagpas natin siya dito. Para may yung pagtatalian natin. Yan. Tapos. Pag ganito siya guys. Yan. Bali ito. Nakatupi. Yan. Saan makita. Tupi. Tapos itatabi lang natin to. Ito yung ating iikutin ng mga maraming beses. Ayan, ikot. Maraming beses lang. Mga 20 times. Or higit pa. Pwede rin basa. Makisiguro ito lang natin na
secured na yung anchor. Pasan. Then, yan. Kukunin natin tong ito. Ibubuo lang natin. Yan. Ito mga 10 buhol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyempre, pagtapos, pagkata 10 buhol, gugupitan na natin. Gugupitin na natin tong ito. Yan. Tapos, yung medyo excess dito sa taas, yan, nakikita naman natin. Diba, nakatusok siya. Yan. Gugupitin natin to. Yan. Itong mga excess. Okay. So, okay, sorry. Kailangan ko sabi. Gugupitin lang natin. Ito na yung mga nasa dulo. Sabi natin kasi baka magkalat. Pagalit yan. O, yan na siya guys. O. Kahit hila-hilain mo yan. Diba? Tapos hindi rin nalalagas. Kasi suklay mo pa. Diba? Diba? Isa pa. Naglagay pa tayo ng isa. Okay, maglagay pa tayo ng isa. Kuulit tayo ng panali. Kuulit tayo sa tabi niya. Mas maganda pag naka-box eh. Yan, pa-box. Sabihin natin ang ating buho. Ang ating panali. Ganun ulit ang pagkakagawa ka, guys. Siguraduhin na mahigpit para hindi siya dulas. Pag-ikot mo lang na ganyan, hindi mo lang siya. Yan, para. Makibay. Yan. Dali natin para sure na higpit at hindi magalit ang aking client. Pag-ikot tayo mag-backjump. Yan siya. Yan. Tapos, bumuna natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Yan. Tapos, syempre, natalya natin siya. Gugupitin lang natin itong sobra. Yan. Hindi nyo. Ito ang dila dyan. Tapos yung excess dito sa taas, syempre, parang matusok yung pangit ni client. Gugupitin natin. Ito lang. Ayan. Diba? Mahigpit na yan. Walang lagas. Tapos mabilis pa siyang makapal. Kung ilang, kahit mga, hindi kagaya ng mga micro ring, kailangan talaga maninipis yung kuha ng buhok. Ito, kahit makapalan mo na siya, pwede na. Diba? O, isa pa tayo ulit. Isa pa ulit. Section. Panali. Ikot lang ulit.
sa pag-ikot niya, yan, pag-ikot mo lang ganyan, ipit, gamitin mo tong daliri mo para hindi siya lumuwag, yan, tapos ulit, ikot ulit. Yan. Hanggang sa masikip siya, ay sorry, hanggang sa masikip na siya, yan, gamitin mo yung dalawang daliri para mahawakan, diba? Yan, okay na siya. Itatali na natin. Mga 10 times po siyang tataliin. Kung gusto mo naman, ikot mo ulit sa kabila para medyo ma-secured ka. Yan. Saka mo siya, buhol ulit. Mga 10 ball talaga para sure na matibay. O. Yan. Tapos, yan, gupitin mo na itong excess. Kahit anong hila mo na dyan, oh. Hindi na yan. Tapos wala pa yun siya. Wala, mahigpit kasi siya, kaya wala siyang, kahit isang piraso, wala makukuha. Tapos, itong dulo, syempre, diba itong pinagtalihan, itupin mo lang siya para makuha mo yung itong mga excess na itong maliliit na ito. Yan. Yan. Tapos, gupitin mo na siya. Yan na siya. Tibay na. Ang kagandahan rin kasi talaga dito, pwede mo siyang lagyan ng makapal. Kahit mga ilang ganun lang, makapal na siya. Unlike sa mga talaga na ganito na ang init kagaya niya, dalawa na. Dalawang strands na siya. So, pag ang equivalent ng isa nito ay parang tatlong strands na gagamitin sa microring. Ayan ang ating extension. O yan. O, diba kahit anong hila dyan, hindi niya matatanggal. Kahit anong hila natin dyan, hindi niya matatanggal. Ito, mas mabilis talaga itong pag ganito kasi hindi kahalata yan. Diba? Ganun lang. Tuloy-tuloy lang yon. Tuloy-tuloy lang ang paggawa at kahit ito ang maganda dito, kahit hindi yun na siya i-glue, unlike dito sa yung naka, pagka micro ring kasi, dapat manipis lang. Tingnan mo naman ito, ito dalawang strands. Ito, oh, tingnan mo. Tatlo lang, tatlo to, pero makapal na. So, mabilis siyang mapupul yung buhok at mukhang magmumukhang natural. Ito kasi dapat dikit-dikit, ganyan, kasi maninipis kasi yung ano talaga ng ating micro ring. Kasi nga, syempre, yung butas ng microring maliit lang, so kailangan talaga liitan natin, kaya ganito siya. Kaya mas maganda rin talagang yung ganito. Yan. Yan. Tapos, pagka magre-retouch na rin po tayo, saglit lang naman kung magre-retouch na tayo. Kunyari, i-retouch na natin si client, ayaw na ni client, magre-retouch na tayo, madali lang itong tanggalin. Kasi, yan. Yan. Diba ito? Yung kinabit natin. Ang gagawin mo lang is gugupitin mo lang tong, 'di ba ito yung buhok mo, buhok nung kinabit natin. Syempre dito tayo babase para kahit may magkupit man tayo, hindi madadama yung buhok ni client. Ayan, ganyan mo lang siya, tapos gupit-gupit lang tong dito sa taas yung pinag-anuhan natin. Ayan. So, saan yung matatanggal? Oh, tanggal na. 'Di ba? Mas mabilis din siyang tanggalin at hindi pa madadamage yung buhok ni client kasi ang buhok ni client hindi siya mayuyupi.
Unlike sa micro ring, pag tinanggal natin yung micro ring, nakapipit na yung buhok ng client. O ayan, kahit anong hina mo yan. Ayan. Ayan, thanks for watching. Maraming salamat po sa mga nagko-comment sa aking YouTube channel na. Kung sa mga nanonood, maraming salamat po sa mga, sa hair extension. Medyo siya po yung medyo maraming views. Kaya, tinagtutuloy ko lang po. Kung ano pa po gusto nyo malaman, pwede po natin itong i-video ulit. Tapos, may i-video pa rin para akong isa. Panoorin nyo na lang po ulit. Thanks for watching! Thanks po! Welcome and don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong video. Thank you! Bye-bye!